Hindi lang pamatid gutom kundi convenience ang hatid ng mga food delivery service in the past 2 months of community quarantine. Pero sa kabila ng krisis na hinaharap na ng marami, nakukuha pa ng ilan na mag-fake order at bigla ang mag-cancel. Pasarado na ang restaurant ni Nasasa at Junar nang may magpa-deliver. Okay lang ba sa inyo? Kasi yung time na yun, naglilinis na sila. Sige sir, mula lang yan. Ayun, medyo mula lang nila nun. 55 to 75 pesos ang presyo ng kanilang pagkain. Sa dami ng in-order, inabot ng mahigit 1,000 pesos ang bill. Pagdating ng rider sa address, sabi niya, minsan na lang kakain na lang kami ng pancit canton. Maya-maya, bumalik na si rider, basang-basa, malungkot na malungkot kami ng gawin kasi buong araw na may kinita yun. Wala silang formal na sistema dahil hindi naman talaga sila nagde-deliver. Yun, nagbibigay sila ng number. Ang ginagawa na lang namin ni Ryder, tinatawagin na lang pag nandun na siya. Ayun na po yung paraan namin para ma-save yung business namin. Nag-post rin daw sila tungkol dito para mag-ingat ang maliliit na negosyante. Gusto ko na lang din po magsalamat sa lahat po ng mga nakikisimpatsa. Sa mga nag-send po ng big lunch sa amin, ayaw din po ni Ryder na tumanggap ng pera. Ang mga natanggap na donations, ipinangluto na lang nila ng binalot meals para i-deliver sa mga frontliners. Mahigit 3,000 pesos naman ang nawala kina Jamaica sa kanyang food delivery business. Pasara na sila nang may magpahabol ng orders mula sa magkakaibang restaurant. Ang policy namin, kailangan nilang mag-send ng isang valid ID. Nung sabi niya, mag-order ako for my brother. Tapos yung ID ng brother niya, yun din yung sinend niya. Inabot ng isang oras ang rider sa pag-pick up. Dagdag isang oras pa ang biyahe mula Dagupan pa Manawag. Alanganin na oras na napakaliblib na lokasyon. Ilang beses ko nang tinatawagan yung customer ko at walang sumasagot. May napagtanuan siya isang neighbor doon. Sabi, kilala siya. Nagulat na lang yung nakatirang lalaki doon. Sabi niya, ha, wala naman akong in-order. Ako yung nasa ID pero hindi ako talaga nag-order, sabi niya. Ang picture ng ID na ginamit, nahanap lang pala sa Facebook. Si Kuya Romano, bukod sa pagod sa biyahe, ay nanlumo sa laki ng nasayang na pera. Lalo na ito ang pinagkukunan niya ng kabuhayan ngayon. Ako po ay 49 years old at maraming anak na binubuhay. Sana hindi na nila gagawin sa iba. Nakakapagod. Sinoldern po namin lahat ng expenses niya na 3,000 plus. Kawawa po yung rider kung ibabawas namin sa kanya. Nasa 3 to 4 days ng kita ng isang rider yun. Nakipag-coordinate na si Jamaica sa kakilalang barangay official sa Manawag at nag-post sa social media for leads. Few hours, may nag-reach out sa amin yung totoong may-ari ng pangalan. Binabash na rin daw siya ng mga tao. Mm-hmm. So, dalawang tao po yung nagamit sa incident na yun. Yung may-ari ng ID tapos yung pangalan nun. At para hindi na ito maulit, kailangan nila na mag-send ng selfie with their valid ID. Gumagpas po ng 2,000 pesos, i-require na po namin sila mag-online payment. The riders are risking their lives just to cater the customer's needs. Hindi lang cancellation ng orders ang problema ng mga riders ngayon. Modus rin ang tumatawag at kunwaring mag-order pero prank lang pala. Kina Bernard may naghatid ng pagkain na hindi niya rin in-order. Nagulat ako na ang dala-dala niya ay mahigit 25 pieces of chicken, may mga kasama pang halo-halo. Alam ko na scam yung delivery niya kasi may dalawang naunan sa kanya looking for Jane Castro. Walang nakatira dito na nagngangalang Jane Castro. Ang in-order ni Jane Castro umabot sa 5,800 ang halaga. Sa awa namin doon sa driver kasi more than 1.5 hours siyang pumila sa isang fast food chain. Nag-ambagan yung mga kapitbahay dito. It's a big loss for them. Wala dapat nang loloko. Ang panlulokong ito, imposible na raw mahabol at mapatawan ng aksyon. Kaya payo ng DTI. DTI encourages the use of e-commerce and setting up platforms, yung mga legitimate online payment gateways. Kailangan rin nila proteksyonan yung negosyo nila. Ngayong deliveries ang go-to ng mga tao habang may pandemic, huwag sanang abusuhin ang serbisyong pinaghihirapan at pinagkakakitaan ng home-based businesses at riders. Dahil pasakit sa anumang negosyo ang malugi ng dahil lang sa pagbibiro. I'm Shai Lagarde, I stand for truth.